Hello, hello! Welcome sa aking channel. I-share ko sa inyo ang aking mga natutunang tips kung paano hindi maloko o hindi maisahan sa isang tindahan. Kasi sabi nga, iba ang may alam. Okay, let's start! Tip number 1. Kunin muna ang bayad ni customer bago ibigay ang kanyang pinamili para hindi matakasan. Kasi minsan yung iba, pagkabigay mo ng binili nila, aalis na lang bigla, sabihin na naibigay na yung bayad kahit wala pa. Tsaka minsan naman yung iba, kakausapin ka muna hanggang sa malito ka at aalis na lang. Kaya yun, lugi ka na. Tip number 2. Tingnang mabuti ang ibinayad ni customer at sabihin sa kanya kung magkano, kasi madalas yung 20 mapagkamalang 50, kaya para wala nang pagtalunan pa, siguraduhin na kaagad. Tip number 3. Suriing mabuti ang perang papel nang hindi mapiki. Kung walang money detector, itapat lang sa ilaw ang pera at tingnan ang silyo kung magkakadugtong-dugtong. Ang peking pera ay putol-putol ang silyo. Tip number 4. Bilangin sa harap ng customer ang sukli bago ibigay sa kanya ang pera para sigurado, kasi minsan meron talagang taong gustong makapanlamang na sadyang mabilis ang kamay at biglang isiksik na lang kung saan ang pera. Tapos sasabihin niya kung kulang daw ang sukli, or minsan pag bata ang uutusan, susugod yung nanay at sabihin na kulang ang sukli. Tip number 5. Huwag pumayag kapag kulang ang ibabayad ni customer. Halimbawa, sasabihin ni customer, "Di, kulang ako ng 2 or 5, ibabalik ko na lang." Huwag mo nang asahan na babalik pa yan. Siguro, kung meron mang babalik, iilan lang, hanggang sa makalimutan mo na rin. Pag bibili man siya ulit, hindi mo na rin masisingil kasi nga nakalimutan mo na. Meron ding customer, lalo na yung bumibili ng tingi-tingi. Pagkaabot mo nang binibili nila, saka na lang din nila sa ibigay ang bayad, tapos aalis na kaagad. Kung hindi mo mabilang yung pera, kulang pala yung ibinayad. Tip number 6. Huwag magtitiwala kaagad, lalo na pag kinakausap-kausap ka na ngayon na dati naman hindi. Expect mo na yan, ang kasunod niyan, pautang. Sasabihin sa'yo, pwedeng pakuha muna ng bigas, bayaran ko mamaya pagdating ng asawa ko. Naku, pag ganyan, magduda ka na kaagad, kasi ang mamaya niyan, magiging bukas, magiging sa pangalawa, tapos magiging sa pangatlo, hanggang sa 1 linggo, hanggang maging 1 buwan, tapos makikipag-away ka na lang kasi ayaw na ngang magbayad. Tip number 7. Kung ikaw naman ay magbebenta ng load, maglaan ng notebook na listahan ng number na paludan ni customer. At kung maaari, huwag i-delete kaagad ang confirmation message na natanggap, para kapag halimbawa babalik si customer at sabihin na hindi pa pumasok ang load, pwedeng maipa-double check yung number na pinaludan kung tama. Tip number 8. Kung marami ang customer, huwag bigyan ng sabay-sabay para hindi maluto, lalo na pagdating sa sukli. Yun lang, maraming salamat sa panonood.